Hello, good morning everyone, and welcome to my YouTube channel, Callon's Farm. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa aking strawberry garden. At meron na naman po tayong bagong kaalaman na share na makakatulong po doon sa mga nagbabalak or nagtatanim po ng strawberry. So, bago natin simulan, sa mga bago dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video na to, at i-hit yung notification bell para lagi ka pong updated sa mga sa ating mga videos. So, simulan na natin. So, ang pag-uusapan po natin today, kung paano natin malalaman kung pwede na pong magbunga or mag-bear ng fruits ang ating mga halamang strawberry. So, sisimulan natin siya sa pag-distinguish ng kanyang main body or yung crown na tinatawag. So, ito ay ko-close up ko po sa inyo. So, kuha tayo ng sample, no, para malaman niyo po. Baba muna natin to pansamantala. So, kung paano malalaman po yung strawberry natin kung pwede na po siyang mag-bear ng fruits is kailangan natin makita or yung malaman kung yung crown niya or yung body or mother plant natin ay kung kaya na niyang mag-bear ng fruits. Malalaman natin siya pag nakita mo na ganito na po kalaki yung kanyang crown. Ayan. Halos kasing laki na po siya ng aking thumb. So pag ganyan na po kalaki yung crown ng aking strawberry, ay ready na po siyang mag-bear ng fruit. So yan yung characteristic na kaya niya nang mag-bear ng fruit kasi matured na po yung ating halamang strawberry. Isa pa sa indication na matured na po yung ating halaman ng strawberry ay meron na siyang ganitong dahon na makikita sa may stem niya bago yung pinaka main na dahon niya. Ito yung main na dahon, yung malalaki. Ito naman po yung maliit na dahon niya sa may stem. So, bigyan ko kayo ng example ng side by side comparison po natin sila doon sa young o bata pa pong strawberry plant natin. So, ito. Ayan. So, compare natin, no? Ito yung maliit pa, no? Ayan. Kung makikita nyo. Compare nyo siya dyan to this. Ayan. So, makikita nyo na mas maliit to kesa dito. So, ito, itong strawberry plant na to, hindi pa niya po kayang mag-bear ng fruits. So, pag dumating yung season, ganito pa rin kaliit po yung crown. Yung crown ng ating strawberry plant, pag namulaklak siya, kailangan natin pong i-pinch. Tanggalin yung bulaklak para mag-focus lang po yung energy doon sa pagpapalaki ng kanyang crown or ng katawan niya. So, pag ganito na siya kalaki, hindi mo na po kailangan tanggalin yung first flower niya kasi ready na po siyang mag-bear ng fruits. Kaya na po niya. Kasi pag ganito pa lang, hinayaan nyo siyang mamunga, may chance na na hindi maganda yung bunga niya or meron din mabubuhay niya yung bunga pero isa lang, isang piraso lang at hindi ganun kalaki. At saka hindi din maiiwasan yung mga deformities ng bunga, no? Possible na maliit yung bunga or may mga deformities. So yun yung iniiwasan po natin pag nagbunga, no? Hinayaan nyo pong mamunga yung mga young strawberry plants po natin. So ayan, kung makikita nyo dito sa area na to, sa may mga naka-stack, ayan, mga malalaki na po yung mga crown po niyan. Ayan.
compare nyo sa farm ko. Tapos isa po pong tips, no, na ibibigay ko sa inyo para makakuha tayo ng magandang bunga is kapag meron kayong nakikitang runners dun sa mga matured plants nyo kagaya nito, pwede nyo siyang tanggalin, no? Kasi para wala pong kaagaw yung hindi na po siya magbigay ng energy dito sa runners na to, para mag-focus na siya dun sa main body niya or sa mismong crown ng ating strawberry plant. So ito, lahat ng mga nandito sa taas sa area na yan, pinapabunga ko na po yan, no? Ready na po yan mamunga. So September 13 po ngayon, so mga November, start na ng season, meron mga early season, depende po. So itong sa akin, based sa aking experience, namulaklak yung mga una kong strawberry, no? Hindi pa po ako nagbi-video noon, no? So wala akong documentation nung pamumulaklak at pamumunga noon nung aking mga Pioneer strawberry. So this time, ma-document na po natin. So huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung bell icon para updated ka sakaling mamulaklak po yung ating mga halamang strawberry. So ayan, yung mga nandito ready na po yan. Ayan, compare niyo po sa thumb ko. Ayan, halos magkasinlaki na po sila. So every time na may makikita po kayong runners, tanggalin nyo na para mag-focus na po siya dun sa pagpapalaki ng crown niya at masuportahan niya po yung pamumunga ng halaman natin. Ayan. Tanggalin muna natin yung mga runners. So I highly recommend po ito, no, yung pagtatanggal ng runners, no. Kasi based sa aking experience, nung hindi ako nagtatanggal ng runners, maliliit po yung mga katawan, yung mga katawan ng strawberry ko before, no. Tapos sa pagme-maintain po ng strawberry, every time na kailangan natin tanggalin yung mga dahon niya, no, yung mga excess dahon. Siguro magtira lang tayo ng mga 5 na mga dahon, 5 hanggang 4, basta hindi kayo bababa ng 4, para mas lumaki pa po yung mag-focus dun sa crown, yung energy ng ating halaman. So lahat na nandyan, balik ko na itong isang matured. So yan, matured na lahat yung mga nandito, no. Ready na po yan mamunga. Tsaka yung mga naka-direct. So sa pagda-direct, pagtatanim ng strawberry directly, meron tayong dyan video na makakatulong sa inyo kung paano po. At meron din tayong video na makakatulong sa inyo sa pagpaparami ng mga strawberry natin kung paano siya paramihin. Ang link ay nasa description down below kung hindi nyo pa po napapanood. So ayan, hanggang dito na lang po. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, huwag nyo pong kalimutan i-hit yung like button, no? At i-share tong video na ito. Sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video na ito, at i-hit yung notification bell para lagi ka pong updated sa ating mga videos. So, maraming pong salamat. See you on the next video.